supply natin ng testing kits? Yes, oo. May daily testing na ginagawa natin, sapat at may magsusupply. Makakabili pa tayo ng additional test kits na WHO, EUL. At importante magpa-test yung ating mga kababayan na nagkakaroon ng simptomas na mpox. Sa disease po, may update na po ba tayo sa dengue cases and lepto since may mga nag-declare na po ng outbreak ng mga... Matagal ng dengue season, no? Pagdating ng tag-ulan, talagang season ng dengue at marami ng LGU na tumaas yung kanilang numero ng dengue cases sa mga ospital. May mga LGU nga nag-request ng additional blood in preparation kasi nga nagtatransfuse na sila ng dugo. So ano yan? By locality yan. So wala tayong nationwide declaration. Pero alam ko na pag tag-ulan, yan ang pagtaas ng numero ng dengue sa Pilipinas. Ang maganda, meron na tayong test kit, yung NS1. So pagpunta mo sa ospital, dati hindi masabi. Ngayon meron ng available na test kit, yung parang sa rapid antigen test kit. Kaya nasasabi ko agad, hindi ho dengue, sakit na anak niya. Uwi na lang kayo, trangkaso lang yan. Sir, pare-iterate lang po na hindi kailangan i-activate ang IATF. Ah, number one, minitingin ko yung IATF last week, pero para bigyan sila ng update. At dahil yung sakit na to ay hindi high risk at hindi nakakahawa ng marami at madaling gumaling at kaunti lang ang wala pang namatay sa Pilipinas, sabi ko sa kanila, hindi kailangan magkaroon ng border control, hindi kailangan magkaroon ng mask mandate, hindi kailangan magkaroon ng lockdown, at hindi rin kailangan i-activate ang IATF. Sir, nabanggit nyo kanina na you're not here to dictate naman kung paano yung magiging actions ng mga tao. Pero, and without stigmatizing din, ano yung message ninyo dun sa mga establishments that are potential places of risky behavior? Okay. Meron naman tayong local laws and ordinances, no? Na nagko-cover dyan sa what you call risky behavior in establishments that present themselves as spa or places to rest and yung other activities not listed in the business. Bahala ang ordinance ng LGU para dyan. At meron na nga yung unang spa na nakitaan natin ng positive, napasara yun kasi na-discovery expired pala yung kanilang business permit. So hindi siya sinara dahil nakitaan siya ng mpox. Sinara siya dahil expired yung business permit na. So mag-renew lang siya. Reception ng mga ganung establishment. Tapos yung binisita ko namang isa pang spa, hindi ko na in-name, meron na silang mga warning at saka yung meron silang information about mpox at paano makuha. Which is good. Sabi ko pinuri ko siya. And then yung kanilang workers in-inform din tala at nagte-test pala regularly lahat ng mga masahista doon at lahat ng So very important talaga cooperation ng lahat ng kliyente, ng business owner, ng mga nagtatrabaho na mga masahista sa ating mga spa. Sir, you mentioned kanina you're working with bloggers now to disseminate public health. Influencers and key populations, no? Kasi nga there are other things na may misinterpret ako if I tell them, huwag niyong gawin to. Sila na lang sa sarili nilang population. So I have a dermatologist, it's part of the key population. Siyang nakikipag-usap at nag-engage in social media. And maraming debates, ha? Maraming pinofollow ko. Magdi-debate on terms of behavior. And then, yung feeling nga na tinatarget, sinisisi sila. Hindi tayo nagsisisi ng any group. Ang importante, gusto ko, safe lahat ng Pilipino at malusog lahat ng Pilipino. Maiwasan ng sakit kung kaya iwasan. Ng message natin. Last na lang sa Hansek. Clarification na po nun sa community transmission. It's not the first time na ginamit niyo po yung term, no? And for its state na lang po regarding that. Definition kasi ng community transmission, pag ang isang mikrobyo nakapasok sa bansa, tapos nag-umpisa, kumalat dito lang. So, kagaya nung sa Thailand, pumasok siya, pero traveler siya. So, that is a foreign case. Hindi siya imported case yun. So, hindi siya bibilangin nun. Bibilangin yun sa bansang pinanggalingan. Isa sa ating mga kaso, nanggaling a few weeks before the case from Singapore. So, in-inform namin ng Ministry of Health of Singapore. Ang suspicion namin,
nakuha niya yung mpox niya while he was in Singapore. So meron kaming ganun. So ganun lang yun ang ginagamit. So yung community transmission hindi as scary ngayon. Hindi kagaya nung airborne like COVID. Pag nag-community transmission, mas na tayo lahat, di ba? Kasi kahit na sinong nakasakay sa bus, elevator, pwede ka maawa dito, hindi. Sabi ko nga kanina, di ba, nilabas ko yung sleeve ko. Hindi yan close and intimate contact, nadikit lang yung mga braso namin. Hindi ka magkaka-impacts dyan. Clarification, sir, on the 156 million, yan po ay para sa PIDITR natin? Yes, prevention, detection, isolation, treatment, and rehabilitation. So, yan ang same principle na ginamit natin for all infectious disease. So, prevention measures, mga meeting, mga influencers, kakausapin natin. Detection, yung test kits, at saka mga laboratory na gustong magkaroon ng testing. Training natin yung mga medtech. Nakalimutan na kasi nung iba, nag-training na tayo nung MPAX in 2022. Tapos yung ibang kits nila, nag-expire na. Kaya ito na lang yung natitirang pwede pang kits. Any changes in the manner of screening, sir? Symptom screening, particularly sa mga airport? Ah, sa airport, nagdagdag lang kami ng questions. Yung country of origin mo, at saka yung thermoscan, di ba? Yung pag lumalapit kayo dun sa quarantine people namin, madidetect kung may fever ka. And visual ang instruction ko. Pag nakita mo yung traveler, punong-puno ng mga monkeypox lesion, patatabihin mo na yun. Ka-quarantine na namin yun. Okay, thank you. Thank you very much.